Alright, so for today's lesson, we will discuss the chapter 1, which is providing safe food. So first, let's tackle the learning objectives. At the end of the lesson, you will be able to first identify the importance of food safety, types of pathogens, and reasons for providing safe food. And second, enumerate the different types of food safety hazards. Okay, so moving forward. First is, let's define foodborne illness. So what do we mean when we say foodborne illness? So according to its definition, foodborne illness, or in other term, food poisoning, is a disease transmitted to people through food or beverages that are contaminated. So in short, when we say foodborne illness or food poisoning, or its acronym is FBI. Ito ay isang sakit na nakukuha natin dahil sa mga maruming pagkain or inumin. Okay? Or mga contaminated food or beverages that we are experiencing sometimes in our lives. Okay? So, moving forward. Alright, so moving forward is the foodborne illness outbreak. So we define that foodborne illness is an illness that we get from contaminated food and drinks. Now, when we say foodborne illness outbreak, ito is pangmalawakan ng sakit na nakukuha natin sa maruming pagkain at inumin. So, paano natin masasabi na ang FBI or foodborne illness ay isa ng outbreak or malawak na yung nasasakupan niya or kumalat siya? So, these are the criteria. Una, the FBI or the foodborne illness should have two or more people have the same symptoms after eating the same food. So, kailangan daw dalawa or mas marami pang tao ang nakaka-experience or nakakaranas ng iba't ibang sintomas after kumain ng parehas na pagkain na nagresulta sa foodborne illness or pagkalason. Okay? Secondly, is an investigation is conducted by a state and local regulatory authorities. Meaning, merong ginawang pagsusuri or pagtetest nung pagkain or nung inumin na inintake or kinonsume nung mga taong involved doon sa outbreak or doon sa incident. Okay, hindi pwedeng sabi-sabi lang or kuro-kuro lang. Kailangan siya ay ininvestigahan or tines ng regulatory authorities or yung mga ahensya na may kaalaman and rehistrado and authorized na mag-conduct ng investigation or testing. Okay? And lastly, the outbreak is confirmed by the laboratory analysis. Ibig sabihin, yung resulta ng investigation or ng test ay pinatunayan or binigyang diin ng mga tao na gumawa ng test na yon or nung inanalyze nila yung contaminated food and beverage. Okay, so ulitin ko, class, para makonsider na pangmalawakang foodborne illness or foodborne illness outbreak ang isang situation or scenario, ito dapat na tatlong criteria na to ang nakapaloob doon sa qualifications. Una, ulit, dalawa or higit pang tao ang nakakaranas ng mga pare-parehong sintomas sa pagkain ng parehas na pagkain or inumin. Pangalawa, ito dapat ay inimbestigahan ng local regulatory authorities or yung mga taong may sapat na kaalaman at lisensyadong gumawa ng investigation or ng test para doon sa contaminated na pagkain. And pangatlo, dapat ito ay kinonfirma or binigyang diin and inanalyze yung resulta ng investigation or nung
pag-test dun sa pagkain para ma-considered natin na outbreak siya. Pag isang tao lang ang nakakaranas, ang tawag lang natin foodborne illness. Okay? Pero kapag dalawa or higit pa, foodborne illness outbreak plus the other two criteria. So I'll be giving you an example. Here is one of the news in ABS-CBN as an example of foodborne illness outbreak. Right, so as you can see on the video that I showed you, so there are three common criteria na pinakita dun sa video para ma-considered siya as foodborne illness outbreak. Una, madami yung naapektuhan ng pagkain ng candy at lahat sila or pare-pareha sila ay nakakaranas ng sintomas ng pagkalason kaya sila ay na-ospital. Pangalawa, so according dun sa video, as you can see, there are regulating bodies na tines yung pagkain or yung candy. Those regulatory bodies are the Food and Drugs Administration at saka yung Department of Health. So, pangalawang criteria ay pasok. And yung pangatlo, nakita nyo din dun sa news, is kinonfirma nila na merong bacteria na napunta or humalo doon sa ginagawang pagkain, which is the Staphylococcus aureus. So, yung pangatlong criteria natin ay check din, which is the laboratory analysis was confirmed na merong bacteria. So, this incident is considered as a foodborne illness. Okay? So, any questions? Is it clear? Alright. So, moving forward. Next is populations at risk for foodborne illness. So, or foodborne illnesses. So, sino ba daw yung mga tao or mga grupo ng tao na at risk or mataas yung tsansa na magkaroon ng foodborne illness or ng food poisoning? So, una is yung mga bata or yung mga toddlers. Why? Kasi mababa pa or mahina pa yung kanilang immune system para labanan yung mga organism na humahalo or nagkukontamina nung mga pagkain. Kaya, di ba, yung mga babies or yung mga toddlers, limited pa lang yung mga pinapakain natin sila sa kanilang pagkain. Because iniiwasan nga natin na magkaroon sila ng FBI or ng food poisoning. We are very particular because they're
immune system is not strong enough to fight those kinds of organisms. Okay? Next is yung mga elderly. Okay? Siyempre, yung mga matatanda, marami na silang nararamdaman or humihina na rin yung immune system nila due to old age. That's why sila din yung madalas na dapuan ng iba't ibang FBI cases. And lastly, yung mga immunocompromised patients or yung may mga karamdaman or sakit. Siyempre, since meron nga silang iniindang karamdaman or sakit, bumababa or bagsak din yung immune system nila. Wala silang shield or malakas na panglaban doon sa mga organism that are contaminating our food and beverages. So again, the children or the toddler, the babies, the next is the old age or the senior citizens or the adult ones and immunocompromised patients. Okay? Next. So, alamin naman natin paano ba nagkakaroon ng foodborne illness. So, saan ba siya nagmumula or paano siya nangyayari? So, unsafe food is usually the result of contamination. So, meaning, yung mga sira or hindi ligtas na pagkain ay resulta ng contamination. So, pag sinabi natin contamination, ano bang ibig sabihin niyan? So, meaning, when we say contamination, this is the improper handling of raw or cooked food resulting in disease-causing organisms such as parasites, bacteria, and viruses. So, when we say contamination, class, hindi maayos yung pagluluto, yung paghawak, or pagpe-prepare natin ng mga pagkain at inumin na sineserve natin or kinakain natin. That's why nagkakaroon ng food poisoning or ng foodborne illness. That's what we call contamination. Okay? The improper handling or preparing the raw and cooked food. Okay? Next. There are different types of contamination or food contamination. Saan ba natin nakukuha yung iba't ibang particular about this? Yung iba't ibang way paano natin nakokontaminate or nasisira yung pagkain na pine-prepare natin or ginagawa natin. So there are three types. The first one is the physical contamination. The second one is the biological contamination. And the third one is the physical contamination. So again, there are three, the chemical contamination, the biological contamination, and the physical contamination. So let's define or let's discuss one by one. First is chemical contamination. When we say chemical contamination, class, this is the use of pesticides, non-safe plastic food containers, cleaning agents in fruits, food, vegetables. It is one of the most common causes of serious cases of food contamination. So when we say chemical contamination, edi yung paggamit natin ng mga chemical materials in cooking or preparing our food. For example, you bought a fruits or vegetable in the market or in a supermarket. Syempre, yung mga gulay at prutas na yan ay hinarvest or galing pa sa farm. Now, pag uwi mo sa bahay, ang ginawa mo, kinain mo agad yung mansanas or kinagatan mo agad yung mansanas. Eh, meron siyang pesticides or meron siyang merong pinisik sa kanya para maging fresh siya. So, kinagat mo, hindi mo muna hinugasan. Okay? So, it will fall under chemical contamination. And pwede siyang mag-cause ng food poisoning or foodborne illness kasi since hindi mo hinugasan yung mansanas nung binili mo siya at kinagat mo agad siya, so baka nandoon pa yung pesticides. Okay, and pwede mo siyang ma-intake or makain din na pwedeng magresulta to FBI
or pagkalason. Another example ng chemical contamination is magluluto ka ng adobo. And then, dun sa sink mo, nandun yung panlinis mo ng plato, yung ano pa ba? Mga pang-sanitize mo ng tables or ng mga sinks mo. So, while you are cooking adobo, hindi mo napansin na natalamsikan or natalsikan ng konting liquid ng mga materials na yun yung niluluto mo. So, it will also fall under chemical contamination. Okay? So, most of the time, ito yung nagiging cases ng foodborne illnesses or ng food poisoning and nakocontaminate. Okay? I'll show you another example so that you can really understand what is chemical contamination. Please watch the video. Dalawang tao ang namatay dahil lamang sa milk tea. Unang namatay ang isa sa dalawang customer. Nang tikman ng may-ari ng tindahan ang inireklamong tindang milk tea, siya man namatay din. Minuto lang ang inabot bago nangisay, nanigas ang katawan at bumula ang bibig ng mga biktima. May report si June Veneracion. Sa kuwang ito ng CCTV sa Ergo Cha Milk Tea sa Sampaloc, Maynila, makikita ang pagbili ng Hokkaido Milk Tea na magkasintahang Arnold Aydalia at Susane Dagohoy. Ang nagtimpla at nagbigay ng kanilang order, mismo ang may-ari ng shop na si William Abrigo. Pagkasipsip ng binata sa inumin, agad niya itong idinura, saka kinausap ang may-ari ng shop. Masama po talaga yung lasa niya. Tapos sinabi ko po siya kay Saint. Si Saint po tinikman rin. Sinabi po namin doon sa may-ari. Pagsubo ko po ng candy sa kanya, ayun, bigla na lang pong natumba. Ipinatikim ng binata sa kanyang nobya ang milk tea dahil uhaw na parami pa raw ng inumang dalaga. Pero sumang-ayon daw itong kakaiba nga ang lasa ng inorder nilang inumin. Makalipas ang ilang minuto, nagsuka na at napaluhod ang dalaga. Sinubukan siyang iligtas ni Arnold. Pero maging siya, may kakaiba na ring naramdaman. Kinilit ko po na maigalaw talaga yung katawan ko. Kasi nga po si Susane, iniisip ko. Yung babae, nag-chill siya eh. Then yung mga after 3 minutes or 4 minutes, biglang naglaway yung babae tsaka bumula yung bibig. Yung sumunod naman yung lalaki, nangisay. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang tinikman din ang may-ari ng tindahan ng milk tea. Maya-maya pa, unti-unti na siyang bumagsak. Sabi ng isang saksi, tabingin na raw noon at bumubula pa ang bibig ng may-ari ng establishmento. Dead on arrival sa ospital ang dalaga. Kalaunan, binawian na rin ng buhay ang may-ari ng shop. Nananatili naman sa ospital si Arnold, pero kailangan pang ilipat ng pagamutan para masuri. Siguro kung ito ay simpleng pagkasira lamang, may pagkasira dun sa sampos o dun sa ininom, ay maaring hindi nga ganun ang immediate na magiging reaksyon ng tao. Pero dahil sa nangyari, yun ang patuloy natin nga alamin sa magiging resulta ng pag-aaral. Batay sa kwento ng lalaking nagtatrabaho sa milk tea na nakiusap na itago ang kanyang pagkakakilanlan, may isang customer na rin daw silang nagreklamo noon dahil sa masamang lasa ng kanilang milk tea. Kasunod ito ng pagdadala ng anak ng kanyang amo ng animoy tubig daw na nakalagay sa baso. Nakagwantes pa daw ang anak ng kanyang amo kapag ginagalaw ang likidong may masangsang na amoy. Nung nagdala po sila isang beses doon yung... Nung unang dala niya doon, eh ano po, yung milk tea may sama ng amoy. So, as you can see on the video, there are 3 people involved in the incident. So, na food poison sila kasi yung milk tea na binili nila ay may kakaibang lasa. And the 2 of those people are both dead on arrival. So, meaning may chemical na nahalo dun sa preparation of the milk tea. So imagine, due to those kinds of chemical materials that are being contaminated on the beverages or the food, it causes death. Okay? So, yun yung tinatawag natin na chemical contamination. Then, moving forward.
Next is what we call biological contamination. When we say biological contamination, this is the contamination of food products by other living organisms such as harmful bacteria. So it is a major cause of food spoilage or pagkapanis, and if consumed may lead to food poisoning as well. So while bacteria are found everywhere or anywhere, the most common places where bacteria thrive include raw meat, pests, pets, kitchen counters and clothes, zincs, dust and the air. So when we say biological contamination, ito yung mga microorganism that we can only see via microscope. Okay, ito yung iba't ibang bacteria, viruses, fungi, or parasites na makikita natin sa iba't ibang lugar. Okay, which we will tackle on the next coming chapter. But as an overview, siya ay belong sa biological contamination. Okay? So, next is physical contamination. When we say physical contamination, class, this is the contamination of food items with physical contaminants such as broken metals or glass, jewelry, hair, and even dirt. So meaning, ito yung mga ito yung mga pagkain na nahahaluan ng mga materyales or bagay na maaaring gamit natin while we are doing the preparations or cooking or of food, or parte siya ng katawan natin, halimbawa buhok sa burger as you can see sa screen. Another is nalagyan ng yung hikaw, lumaglag sa nilulutong adobo, or kaya yung postiso na hulog sa nilulutong spaghetti. Another example is pako na nalagay sa nilulutong sinigang. So, ganun yung tinatawag nating physical contamination. Okay? Iba't ibang mga bagay or items na makikita natin sa kapaligiran or sa mismong katawan natin. Okay? So, those are the three types of contamination in the food. The physical contamination, the biological contamination, and the chemical contamination. So, don't worry, class. We will discuss those further on the upcoming lesson. So, ngayon ay overview pa lang naman tayo. Next is, paano ba nagiging unsafe yung mga pagkain? Okay? So, una, poor cleaning, sanitizing, and disinfecting. So, ano ba yung kaibahan ng tatlong to? Okay, ibig sabihin, hindi maayos na paglilinis ng mga materyales or mga pagkain or mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng mga putahe na gagawin natin. So, what's the difference between the three? First is when we say cleaning, disinfecting, and sanitizing. First is cleaning, meaning you're using soap, detergent, and water to physically remove the germs, dirt, and impurities from surfaces or objects. So, pag sinabi natin cleaning, di ba, pagkatapos natin kumain, may mga tira-tira pa dun sa mga plato natin or sa kutsara natin. Anong una natin ginagawa? We scrape yung mga tira-tirang dumi or pagkain natin. Binabanlawan muna natin ng tubig. Then, lalagyan natin ng sabon or ng detergent para linisin. And then, yung disinfecting, ito naman yung gumagamit tayo ng mga chemicals para mapatay natin yung germs na naiwan doon sa ating mga utensils or ating mga kagamitan, kasi hindi sapat na kapag nililigpitan natin siya or hinuhugasan natin siya, hindi sapat na huhugasan lang natin siya ng tubig at lalagyan ng sabon. Kasi when you use a microscopic equipment, meron pa rin natitira doong mga bacteria and germs. That's why we need to use a specialized chemicals who are safe to people para matanggal yung mga germs na yon. That's what we call disinfecting. Next is sanitizing. When we say
Sanitizing naman, class, ito ay combination ng cleaning and disinfecting. Meaning, mas higher level pa ng paglilinis ng mga kasangkapan na connected sa safety or public health standards or requirements na inimpose ng regulatory bodies. Mostly, itong sanitizing requirement siya sa mga food establishment. Siguro kapag household or sa bahay natin, ang usual na ginagawa lang natin ay cleaning and disinfecting. But in food establishment or restaurant, itong tatlo dapat yung kanilang ginagawa. Okay? They should be following these kinds of steps in order for them to make sure that all the utensils and materials that they are using are safe for productions of food. Okay? Next, time temperature abuse. When we say time temperature abuse, class, it occurs when the time and the temperature control safety or TCS foods are allowed to enter and remain in the temperature danger zone. Okay? Class, when we say naaabuso na daw natin ang oras at ang temperatura kapag ang pagkain na pinrepare natin ay pumapasok na sa tinatawag nating temperature danger zone or nanganganib na yung pagkain kapag pumasok na sa TDZ or temperature danger zone. Anong ibig sabihin ng temperature danger zone? Kapag ang pagkain or ang temperatura ng pagkain ay from 40 degrees to 140 degrees Fahrenheit or 4 degrees to 60 degrees Celsius, nandun na siya sa tinatawag nating temperature danger zone. Meaning, doon na mas mag-grow or dumadami na yung bacteria. Okay? Pakitandaan, naaabuso natin ang time and temperature kapag hinayaan natin na ang pagkain na pinrepare natin ay mag-i-stay sa temperature danger zone. Okay? Ang temperature danger zone ay sa range ng 40 to 140 Fahrenheit or 40 to 60 degrees Celsius kung saan mas dumarami or malakas, lumalakas yung bacteria doon sa pagkain. Okay? Now, class, pakitandaan, kapag Celsius, ano yung pinaka freezing point or ano yung pinaka malamig na temperatura? It is 0 degree. Okay? Kapag Fahrenheit naman, ang pinakamalamig na temperatura is 30 degrees Fahrenheit. Okay? Next naman, kapag mainit, okay? Ang pinakamainit na temperature for both Celsius and Fahrenheit is 100 degrees. Okay? Next, cross-contamination. So, kanina sabi natin, contamination is the improper handling of food while preparing it. Now, ano naman yung cross-contamination? When we say cross-contamination, it is the physical transfer of harmful pathogens from food equipment or people to food being prepared by a food handler. So, ang kaibahan, class, yung contamination, we are less aware of our action. Meaning, hindi natin sinasadya most of the time. Okay? Ang cross-contamination naman, class, ay sinasadya or nasasadya natin most of the time because of handling food. Okay? So, yung hindi tama, yung pag-alam na natin na hindi pa tama yung paggamit natin or pag-follow natin dun sa standard procedures, yun pa rin yung ginagawa natin. Okay? So, physical transfer, yung bacteria, yung mga equipments, or yung mga physical harm ng food handler na ta-transfer niya from one food to another. Again, pag cross-contamination, dun lang sa food na pine-prepare.
yung cross-contamination from one food to another. Okay? Next, poor personal hygiene. So, the leading cause of foodborne illness or FBI is actually due to food handlers coming to work while sick. Inuubo na, nilalagnat na, sinisipon na, pumapasok pa rin sa trabaho. Hindi nakagwantes, hindi naka-hairnet, madumi yung buko, hindi nagpalit ng damit, pawis na pawis, so on and so forth. So, poor personal hygiene. Next, unsafe food sources. So, pwedeng makontaminate or masira yung mga pagkain natin, lalo na yung mga kinukuha na nating supplier ay hindi katiwa-tiwala or sa tabi-tabi lang tayo kumuha. Hindi natin alam paano ba nila hina-harvest or pine-prepare yung mga binebenta nilang mga materials or sangkap dun sa mga pagkain na ipe-prepare natin. So, we better buy our raw materials to accredited and registered establishments. Hindi ko naman sinasabi na yung mga nasa palengke ay madumi or wag na kayong bumili. What I am trying to say is we have to be vigilant and be careful when buying our food supplies so that we can avoid FBI. Okay? Next, challenges to food safety. Ano ba yung mga balakid or mga problema na kinakaharap natin in terms of food safety? First is time and money investment. Okay? Having a business under food and beverage industry is very costly. And I understand why some establishments are saving a lot. However, hindi dapat tayo nagtitipid sa training ng staff natin. Unang-una, kailangan nating mag-invest sa staff training para ma-disseminate natin sa kanila or maturuan natin sila yung tamang paghawak at pag-handle at pag-prepare ng mga pagkain. And yung tamang paggamit din ng mga equipment. So, as you can see sa solution, we shouldn't save dun sa, or we shouldn't cut cost dun sa mga training ng staff or ng mga equipment natin. Kasi in the long term, kung titipirin natin yan, mas malaki yung malulos nating money, especially pagkaroon ng negative impact on our business operation. As you can see nga kanina, di ba, yung pinakita ko sa inyong balita. Siguro, walang improper training yung owner ng milk shop. So, alam niya na may something bad or taste na yung milk tea, so siya mismo tinry niya. So, hindi niya alam yung SOP. So, pati siya namatay din. Kasi hindi niya alam kung ano yung dapat gagawin. Okay? Next, language and culture. So, we need to understand, especially when you're working in a multinational company, or kung mag-work kayo in an international restaurant or a fine dining restaurant in the future, magkakaroon kayo ng mga katrabaho na iba-iba kayo ng languages or dialects. And magkakaiba rin kayo ng kultura in terms of food handling practices since galing kayo sa iba't ibang company. So, isa yon sa challenge. Nagkakaroon ng deviation. So, what are the things that we can do in order for that to solve that kind of challenge? So, first is yung head chef, for example, mag-implement siya ng isang booklet or manual about food safety standard na lahat ng kanyang mga assistant chefs or cooks ay yun yung susundin or ifa-follow during the operation. Okay? Para pare-parehas kayo ng rules and regulations when in terms of preparing food. And kailangan ay training para everybody is aligned and parallel. Okay? So that you can avoid problems in the future. Next is education and literacy.
Okay, your kitchen staff may have different educational levels and may not understand cause and effect of their action. Hindi naman lahat ng staff natin sa kitchen ay pare-parehas. Ang head chef, ang sous chef, ang assistant cook, ang dishwasher, iba-iba yan. Sometimes there are actions na akala nila okay lang yon, kaya hindi nila susundin yung standard operating procedures. That's why nagkakaroon ng problema in the long term. So, what are the solutions that we can do? So, ganun din. Lahat ay nakukuha dapat sa trainings, awareness, demonstration, disseminations of information. We have to make sure na bago sila isabak sa floor or i-onboard dun sa mismong trabaho, ay ipasa or makapasa sila doon sa training para makita natin if they really are aware of the standard operating procedure that they need to follow during the operation. Next is awareness of staff. So, yun nga, katulad ng sabi ko, hindi lahat ng empleyado inside the organization are aware on the physical contamination, biological contamination, chemical contamination. Sometimes, most of them, ang alam lang nila, basta magluluto ako, magbe-bake ako, ito yung gagawin ko, so on and so forth. But they do not know how to prevent those kinds of contamination. Okay, that's why nagkakaroon ng problem or challenge. So again, solution, responsibility ng senior members to monitor and share informations to their staff yung mga standard operating procedure. Okay, and the staff as well must follow those standard operating procedures. Next is supplier. It is almost impossible to monitor if the supplier or distributor of the food products are or is observing proper food safety standards. Hindi nyo naman nakikita yung mga supplier nyo 24/7 sa kani-kanilang warehouse or factories, right? Pag diniliver, nakatrack na yan, ibabagsak na lang sa inyo, and then voila, kukunin nyo na lang siya or i-receive nyo na lang siya. So, sometimes or most of the time, nagkakaroon tayo ng problem with the supplier. There are supplies na pa-expire na pala, mabubulok na, or under quality. Okay, so what are we going to do? Some solution is purchase only with reliable suppliers with a good track of record. First thing that you need to do is certifications. Okay, yung mga ano nila, permits. Yung may mga sanitary permits ba sila? May mga certifications ba sila from the Department of Health? And from the other governing bodies. And you have to visit their warehouse o yung planta nila bago kayo magkaroon ng agreement na sila na yung magiging supplier ninyo. And dapat nagkakaroon din kayo ng monthly or quarterly audit. I remember when I was working in the industry, every quarter or I think every 6 months, there is an audit on the different accredited caterers that we had or we have so that we can check if they are following the protocols or the standard operating procedures we impose upon the signing of our agreement. And if makita natin or namin na hindi sila sumunod doon sa mga standard operating procedures, the next time that they will renew their contract, so hindi na namin kukunin or hindi na namin i-renew. Alright? So, next, risk customers or high-risk customers in the establishment. So, kailangan aware tayo kung sino yung mga high-risk customers natin. So, kanina, di ba, diniscuss natin sino ba yung mga prone sa mga food poisoning or foodborne illness. So, sila yung mga bata, mga matatanda, mga immunocompromised, saka yung mga pregnant women as well. So, kapag meron tayong ganong mga customer or mga ganong guest, what are we going to do? So, solution, kailangan meron tayong strict monitoring and constant checks. We have to be vigilant as well. So, alam na natin na pregnant yung ating customer and umorder siya sa atin ng seafood. So,
We know that seafood have a higher content of mercury, some of the seafood. So, pwede tayo mag-recommend or itanong sa kanya, ma'am, we see that you are currently pregnant. Is it okay with you to order seafood because seafood has a high content of mercury, so forth, so on and so forth. Another example is babies. Ma'am, we would like to inform you that this food contains allergens such as peanuts and milk. Is it okay for your baby? So you should be aware so that you can prevent foodborne illness. All right. Next, high turnover of staff. Yes. Natural occurrence siya sa food and beverage industry because some of the staff class or yung mga empleyado sa F&B kumukuha lang ng experience, tapos nag-a-apply na sila abroad or cruise line or kung saan yung may mas malaking sahod. Okay, so isang problema to sa food and service industry kasi madaming nagre-resign. So, syempre, if marami magre-resign, mag-hire ka na naman ng bago, magre-retrain ka na naman ng bago. So, kumakain siya ng oras and kumakain siya ng effort dun sa mga trainers. Solution that we can do is, in order for us to retain our staff is to offer them intrinsic motivational rewards. Halimbawa, mga encouragement, trainings, or perks, or salary increase. Bigyan nyo sila ng motivation or ng goal para magstay dun sa company nyo. Okay? Next. So, cause of foodborne illnesses. So, ano yung mga possible na maging impact or maging effect ng pagkalason or pagkakaroon ng foodborne illness? Okay? First is need work. When we say need work, mawawalan ka ng trabaho or pwede kang mawala ng trabaho kapag nagkaroon ka ng foodborne illness. Syempre, for example, na-confine ka for 2 weeks and your body needs to recover. There are some company na tinutuluyan na nila na i-resign or i-force to resign the employee. Okay, they are hiring other employees because they cannot stand to wait any longer. Okay, since kailangan pa ngang magpalakas. Next is medical costs. Sobrang mahal ma-confine sa ospital. And bukod pa doon yung mga gamot na bibilhin. Okay? Or kailangang i-take para makarecover from the illness. Next is long-term disability. So, when we say long-term disability, mabaldado or magkaroon na ng kapansanan due to foodborne illness, which is ito yung pinaka isa sa pinaka major cause or concern of having an FBI. Okay? So, foodborne illness can cause long-term disability. Next is worst comes to worst is death. Pwedeng nakakamatay kasi syempre lalo na pag hindi mo naagapan or hindi sobrang lakas nung tumamang bacteria, virus or yung nainom mo na chemical na kasama nung kinain mo. So it will cause you death. That's why we should be careful on the food and beverages that we intake. Next. So how are we going to make our food safe or keeping food safe? First is you have to control the time and temperature. You have to make sure na kapag malapit na dun sa temperature danger zone, ay kailangan na natin siyang i-treat or gawa ng action. Hindi dapat natin siya hinahayaan na iiwan na lang natin siya dun hanggang sa na-spoil na siya. Tapos nakalimutan natin, kakainin pa rin natin. Next, preventing cross-contamination. Meaning, before you touch anything, make sure that you are clean, you are sanitized, you disinfect, and kailangan alamin natin ano ba yung cause ng cross-contamination. So, i-discuss naman natin siya on the upcoming lesson.
Next is practicing good personal hygiene. So, syempre, ayaw naman natin yung nagpe-prepare ng food natin ay madumi yung kuko, hindi naliligo, pawis na pawis. So, you have to practice good hygiene. Purchasing from approved supplier. So, this is given. So, we have to purchase to credible suppliers. And lastly, kailangan matuto tayong maglinis at mag-sanitize. Okay? Next, I just want to show you some of the agencies responsible for preventing foodborne illness. And sila din yung mga governing bodies who can test or analyze foodborne illnesses cases. First is the Food and Drug Administration of the Philippines or the FDA. What are their responsibilities? So they inspect all food except meat, poultry, and eggs kasi merong ibang naka-assign doon. Next, they regulated food transported across state lines. So they are checking the import and export of different food across the country and yung mga lumalabas ng bansa at pumapasok sa bansa. Next, provide technical support and training. So, nagbibigay sila ng training sa iba't ibang establishments. Okay? Issues the food code. When we say food code, ibig sabihin, binibigyan nila ng permit or certification ng isang establishment na ibenta or magbenta ng ganong pagkain. Ibig sabihin, those food are passed to their standard requirements. Next is the Department of Agriculture. So, sila rin ay isa sa mga kawani ng gobyerno na naka-focus in terms of FBI cases. First, they regulate and inspect meat, poultry, eggs, vegetable, etc. Yung mga nakukuha natin into farming. Okay, sila yung nagmo-monitor niyan. They also regulated food transported across the country, especially itong mga pagkain na to. Okay? Next is the CDC, or yung tinatawag nating the Centers for Disease Control and Prevention and the Public Health Service. Ito ay globally or worldwide na. But in every country, meron siyang agency. So, anong ginagawa niya? Ina-assist niya ang FDA, ang DA, and ang other health departments in regulating and creating rules and regulations in terms of food safety. It also conduct research into causes of foodborne illnesses and outbreaks. So, nagre-research sila, bakit ba nangyayari yung mga foodborne illness cases? Okay? And assist in investigating outbreaks. So, tumutulong sila sa pag-iimbestiga ng mga cases of food poisoning. And lastly, food safety responsibilities include. Ano ba yung mga responsibilidad natin in terms of food safety? Una, inspection operations. Okay? So, kailangan i-check ng mabuti ang different establishment operating food and beverages businesses. If they are following rules and regulations, if they are applying certifications. Next, enforcing regulations. So, hindi pwedeng mag-operate ang isang establishmento kung hindi sila nakapasa sa mga regulatory laws na binibigay ng mga governing body. Investigating complaints and illnesses. So, kailangan magsagawa ng mga investigasyon at pagsusuri sa iba't ibang sakit na nakakuha sa pagkain at inumin. And lastly, nag-i-issue ng mga permits at lisensya para makapag-operate ang isang negosyo na under ng food and beverage sector. So, that's the end of our chapter 1. Hope you've learned something today. Thank you!